Pakita mo, hawak-hawakan mo. Makita ka yan, oh. Yan, yan na yung buto. Tapos, shoot mo dun sa butas na ginawa. Stop ka ng konti. Yan. Yan lang kasi nito. Ang konta niyo. Welcome back sa ating channel. Ngayon naman po, i-share natin kung paano magpupunla ng papaya from soil preparation to proper seeding ng ating papaya, red lady papaya. Okay, let's start. First, we need compost soil para ito yung pagtataniman natin ng ating punla ng papaya. Po kung ano, saan kayo pwedeng kumuha ng matabang lupa, kami ay galing sa dating compost pit. Next naman ay paglalagay ng lupa sa plastic. So, ang ginamit namin yung black, pero may nabibili na din daw na white na pwedeng gamitin punlaan. Basta magtanong lang kayo sa mga agri supplies. So, naihanda na natin ang lupa na pwede nating punlaan. Next naman, ihanda natin ay ang buto ng papaya. First, tanggalin niyo siya dun sa shade, tapos ilagay niyo sa isang lalagyan, tapos ibabad niyo siya sa maligamgam na tubig, yung tama lang sa kamay mo, ang init. Ibabad niyo siya for 1 minute, tapos i-drain mo siya pagkatapos. Naman ay kailangan nating basain yung lupa na punlaan, yung naka-plastic na, dahil kailangan ito upang yung buto na ilalagay natin mamaya ay madali siyang sumibol, dahil madali siyang mag-germinate dahil basa nga yung lupa. Tapos na natin diligin. Next step naman ay kailangan natin tusukan yung pinaka plastic, yung pinaka lupa para lagyan natin ng buto. Yan. Mababaw lang. Dito lang sa guhit ng daliri. Masyadong malalang kasi harap yung makasibol. Para lagyan ng buto. Ngayon. Matapos ito sa lalagyan ng buto. Dahil tapos na ang paglalagay ng butas sa lupa, next lalagyan natin ng natin ang buto. Ina pa. Yan, makita ang buto pag lalagyan, hindi na makita yan. Pagkalagay dun sa butas, takpan ng konti. Kunti lang para hindi mahirapan ang buto. O ano? Sumibol. Dito mo. Paano makita ang buto na itkulit ang buto? Pakita mo, hawak-hawakan mo. Makita ka yan, oh. Yan, yan na yung buto. Tapos shoot mo dun sa butas na ginawa. Takpan ng konti. Ganun lang kasi nito. Ang konta ng papaya.
tayong ipunla yung ating papaya. So, aabangan na lang natin yung kung ilang araw itong sumibol. Siguro na sa 5 hanggang 6 na araw sibol na siya. Tapos, make sure lang guys na bibisitahin niyo siya araw-araw para makita niyo kung tuyo yung lupa. Kaya kailangan tingnan niyo kung tuyo ang lupa at piligin ng konti. Pero please take note din po na hindi po kailangan na basak lagi yung punla. Kasi hindi na po ang papaya sa tubig. Kaya kailangan yung punlaan niyo ay greenhouse o kagaya nito may bubong kasi itong sa amin. Bubungan niyo siya para hindi lagi nababasa sa ulan. Tapos kailangan din makakuha in direct sunlight yung ating papaya. So, kumbaga, kung may bubong yung inyong punlaan, aalisin niyo muna siya para makakuha siya ng direct sunlight. Tapos, ibalik niyo yung bubong. Tapos, kailangan hindi laging nababasa yung punlaan. So, yun lang para sa video na to. Tapos, kung kayo ay natulungan sa video na to, kayo po ay pwede niyo pong i-thumbs up at sana i-subscribe na rin yun yung aming channel para ma-update kayo sa aming mga bagong videos. Bye!